Hello sa ating mga kapuso, kapamilya, kapatid, kadabard cats, and of course, sa ating mga ka-online access dyan. Yes, gusto kong batiin kayo lahat ng isang Happy International Women's Month. Yes, so mabuhay ang mga kababaihan. Mabuhay tayo. Charot! Nakikisali. Gusto mo yun? Siyempre, kasama ko ngayon ang inyong inaabangan. Yes, ang inyong iniintay, mga ka-online access. Ang gwapong-gwapo, ang mabait, masipag, public servant. Of course, pakilala na natin, ladies and gentlemen, Miggy Tolentino! Palakpakya! Hello, guys! Hello, hello, hello! Hi, kumusta, Miggy! Kumusta, Jami? Hello! Okay naman. Ikaw ang kamusta? Okay din naman ako. Sobrang okay ako. Medyo busy-busy lang neto mga nakarang araw. True, hello sa diba? Mga viewers natin, guys, sa mga Miginatic, sa aking mga kaibigan, at sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, lahat. True. At syempre, ka-online access, di ba? Ka-online access natin, syempre. Yeah. Sobrang you excited know? Kami sa aming gagawin ngayon, di ba? Kasi masaya to. Di ba masaya? Tsaka nakakilig to, di ba? So magkakaroon yep. tayo ng online dating with Miggy Tolentino, di ba? Ready ka na ba? Pwede ready na, inantay ko nga sila eh. Ngayon, humanap kami ng tatlong special girls na makaka-date mo. Diba? I like yan. Kaya bongga to. So, like ni Miggy, so dapat like natin. So, ngayon, tawagin natin ang girl number one. Hello. Hello po. Hi. 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 Welcome sa barangay. Charot! Kamusta? Jean Aquino po. I'm 20 years old. 20 po. Okay, saan ka nakatira, Jean? Muntinlupa po, if familiar kayo. Yup, Muntinlupa. Oo naman, Muntinlupa. Noon mo, nakapunta na kami dyan. Taga dyan ka, medyo malayo-layo yes. dito. So, kamusta ka, Jean? Okay lang naman po, ano, happy lang. Happy bawal lang. Ma-stress ano dahil pandemic. Yan ang ating girl number one. Ngayon, punta naman tayo sa ating girl number two. Number two? Hello. Girl number two. Hi. Hello. Hi. What's your Hello, name? Hello, ako si Mika. Mika Tobio. Taga Makati City. 26 years old. Ang pogi niya. Ang pogi siya. Wait, thank you. Thank you, Mika. Hindi, thank you, Mika. Hindi na siya nakapagsalita. Kundi ang pogi mo daw, Mika. Parang ano, parang ka-video call mo ng parang ganun. Basta ang pogi. So ngayon naman, yan, meron na tayong 1 and 2 at syempre ang last girl na makakasama natin yun is girl number 3. Hello, girl Hello. Number 3. Hi, Vash from QC. Ilan taong ka na, yeah. Vash? 22. 22? Yes, 22. Taga Quezon City ka, Vash? Yes, pero province ko din is Batangas. Sa may South Triangle. South Triangle. South Triangle, so malapit ka sa mga team mo, ganun. Yeah, oo, malapit sa GMA. So, Miggy, di ba, yan, nakitira na sila. Wala pa silang videos, di ba? So, ngayon, okay. Ipapakita na natin ang mga videos nila para makita mo sila bang isa. Yan yung inaantay ko. Ayan, ready ka na ba? Okay, ngayon, i-reveal natin ang girl number one na si Jean. Pakita natin ang kanyang video kay Miggy. Ay, kahit... Wow, ikaw naman. Naka-red, naka-maroon, at naka-face mask pa rin siya. Safe na safe. Tama. Alam na alam niya yung dapat yeah. gawin. Oo. So mamaya tatanggi rin nila yan mamaya. So ngayon, girl number 2. Hi! Ayan. Hi, Mix. Mix from Makati. Hi, ayan. Nakita ka na ni Miggy, di ba? So ngayon, ang ating girl number 3, please reveal your video. Reveal your video! Ito yung taga QC. True. From South Triangle, QC. Yep. Hi. So ayan na sila, Miggy. Nakita mo sila tatlo sa video na mamaya tatanggalin nila, i-reveal nila yung face nila without the mask. Pero ngayon, mga girls, syempre, tatanungin kayo ng mga katanungan ni Miggy na makapag-test kung ano ang sa tingin nyo. Importante bang online dating or something or like that or mga personal ba na pwedeng i-share sa tao? Tama. From Miggy. Ayan. Kamusta ang puso mo? Yung konting background sa heartache mo, sa past mo? Happy. And about naman sa heartache, sobra din kasi yung nangyari noon.
So, parang inano ko na lang sa sarili ko na magkaroon ng self-love para at least makabawi man lang kung ano man yung nangyari noon. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Sige, number ko naman. Hi. Hello. Ay, yun nga, ako. Kamusta ang puso mo ngayon? Tsaka konting background sa heartache mo and sa past mo? Ako, yung puso ko ngayon, normal, tumitibok. And, tumitibok. And then, ano, kasi ano, hindi, kasi yung last, yun yung sobrang heartache ko. So, parang ayoko muna siya pinag-uusapan kasi, siyempre, nag-move on pa. Sorry naman. Sorry po. Masyadong malala. Masyadong... Hindi, masyadong malala. Pero ano, siyempre, kailangan gawin mong busy yung sarili mo kasi para makalimutan mo siya. And hindi ko naman sinasara yung puso ko. Eh. Pag may dumadating, ulang. Okay. Kasi para makalimutan mo siya. Okay, thank you, mate. Number 3 naman? Yeah, Vash. Bash, yes, kamusta puso mo? My heart naman ngayon is very at peace and happy. In the process of healing, puno ng self-love. So next question, Miggy, para sa ating mga beautiful girls. Okay. Ito naman, meron ulit akong pangalawang question. Ito basic lang naman to. Ano ang gusto nyo sa lalaki? I mean, standard mo sa lalaki. Actually, wala eh. Kasi parang minsan, kapag naghahanap tayo kung ano yung mga meron dun sa tao, mas lalong hindi siya lumalapit or hindi nagkakaroon sa atin. Parang mas lalong wala, walang nangyayari kasi mataas yung standard. So for me, ano, kung sino na lang yung unang ano, magustuhan ko, yung parang doon ko na-feel na maaano ako, maintindihan ako, mamahalin ako, and ano, ma-feel ko na secured ako. So doon ako, hindi ako maghahanap ng kung ano man yung mga characteristics na meron siya kasi sobrang imposible nang walang taong perfect, sabi nga nila. Sinasabi nga nila hindi daw totoo, pero wala talaga yung parang ano ko sa physical. Hindi ako tumitingin, pero sa ugali. Gusto ko una sa lahat. Yung respeto, tapos God-fearing. Oo, saka God-fearing. Actually, same lang din sa kanila na wala talaga akong standard or tinitingnan, especially sa physical. For me, basta makaklik ko yung ugali, and very important din, syempre, yung may respect sa opinions ko, sa beliefs ko, and sa akin as a person mismo. Ito na tayo sa susunod na tanong, ha? Ano ang pinagusto ng mga babae na ginagawa ng mga lalaki? Ako, yung pinakagustong-gusto kong ginagawa sa akin is yung ano, nagbibigay ng letters. Para kasi, alam mo yung ano, kahit na hindi na siya usual sa panahon ngayon, kasi uso na yung text, uso na yung chat, uso na lang yung mga video ko, tapos long message na lang. Parang iba pa rin yung dating kapag letters. Parang mapifeel mo na sobrang, ano, sobrang worth it mo pala, ganun ka pala dapat, ano, pahalagahan, or ganun ka pala dapat mahalin. Feeling ko, yung gusto ko yung ginagawa sa akin talaga, fight ever since, yung binibigyan ako ng food. Kasi sobrang hilig ko sa food. Hindi, kahit hindi naman literal na yung mamahalin. Kahit simple thing. Yeah. Halimbawa, yung naalala ka na, kumari, galing sa ganitong lugar, tapos, o kaya kahit hindi food, yung may pasalubong. Hindi na may super laki. Yung parang, alam mo yun, kumari, mahilig ka sa ganito, tapos naalala ka pa niya na bigyan ka niya na noon. Mas na-appreciate ko pa yung mas maliliit na bagay na halimbawa, may ilig ako kasi sa mga sampalok, gano'n. Tapos, halimbawa, binigyan ako ng sampalok na candy. Tapos, sobrang natatouch talaga ako kasi hala, alam niya yung gusto ko. Ganun yung gusto kong ginagawa sa akin. Yung parang, alam nila yung gusto ko na kung ano yung kailangan ko, gano'n. Okay, girl number 3. Gusto sa lalaki, yung ano, pagiging gentleman, yung simple things like pagbubuksan ka ng pinto, pagbubuksan ka ng pinto sa kotse, pagbababa, or yung sa upuan para makaupo ka, yung igaguide ka kapag tatawid kayo, yun, simple things na ganun, na-appreciate ko yung ganun. Malaking bagay na yun sa akin. Bago tayo pumunta sa next question, Miggy, patanggal na natin yung mask nila to build your beautiful face. Ayan. O, diba? So, mas mong ganaan ang tsikahan ngayon at kwentuhan.
Sige, next question tayo. What is their ideal date? Anong date yung parang gusto nila na mangyari sa kanila? Anong date? Okay, na ideal date lang is hindi naman din kasi ako tumitingin sa sobrang magarbo, yung talagang ano, mamahaling date na talagang ano, magda-dining pa. Ako yung favorite ko na ginagawa namin na date. Pag kaming dalawa lang, siguro yung sa park. To be honest, wala talaga akong like ideal date kasi for me, as long as nag-e-enjoy ako kasama yung tao, kahit ano pang gawin namin or anong klaseng date yan, okay na yun sa akin. Pero if papipiliin ako, mahilig kasi ako manood ng movies and mag-binge watch ng series. Sige. Yun. So, yung ganong bonding, mga Netflix and chill lang. Yun. Yeah, okay. Yun. Ano ang advantage ng online dating compared sa normal na dating, going out sa malls, mga ganyan, ganyan, punta kayo ng park, ganyan ang sinabi. Ano ang pinagkaiba? Advantage lang niyan, since nagkaroon ng pandemic is mas nalilis din yung paglabas-labas. So by online dating is mabibigay niyo na lang yung time and yung effort sa isa't isa through virtual, which is pwede rin naman. Like, magbigay ka lang ng time, effort na yan, di ba? Magbigay ka lang din ng konting time makipag-usap sa kanya or mag-share ka ng mga nangyari sa araw mo or sa buhay mo is ano na din yung pagbibigay na din ng love and effort. So, sure. For me, malaki din naman yung advantage niya since ngayon is lahat ng tao takot sa nangyayaring pandemic ngayon. So, online dating for me is okay din talaga siya. Okay din. Huwag ganyan naman talaga, di ba? For safety rin, di ba, minsan? Yes. Ako, siguro yung advantage ng online dating is hassle-free kasi yun nga, hindi na kailangan. Lalo na dito sa Metro Manila, sobrang traffic niya. So, alam mo yun, mag-aaway lang kayo kapag sa late yung isa eh. At least pagka dito, video call lang siya. Pero syempre, mas yun nga, tulad ng sinabi ni Jean, mas maganda pa rin yung normal dati na syempre nagkikita kayo. Okay naman din siya kung gusto mo lang unang magkaroon ng maraming friends and kausap, okay siya. Pero kung talagang sa relationship, okay pa din syempre yung nakikita kayo personally. Online dating, mas prefer ko talaga is yung face-to-face, personal. Pero especially ngayon na may pandemic, malaking advantage yung online dating kasi very accessible. Like one chat away, one call away, or one video call away lang yung makaka-date mo. Pero ayun, yun yung advantage na accessible siya. Pero for me, mas okay pa rin yung traditional na nakikilala mo siya in person kasi yun, may disadvantage din kasi yung online dating na maraming pwedeng hindi totoo na makita mo kasi virtual. Oo. Pero nasa inyo naman yun eh, sa trust, sa tao kapag nag-online dating. Dapat ingat lang din lagi, especially if online or virtual yung everything. Mm-mm. Kilalanin pa rin ng mabuti. True. Yun. So tama naman lahat ng point nila. Diba? So ang ganda ng mga nila ng sagot nila about sa online dating, di ba? Okay na, okay. Dahil dyan, may sulod na tanong pa ako. Tungkol din dyan. Ito siya. Bibigyan ba nila ng chance ang isang lalaki na nakilala nila through online world? For me, hindi. Though, may advantage naman yung online dating kasi nga, parang makakahanap ka ng ano, ng tao, ganyan, tapos may makakausap ka. Pero kung bibigyan siya ng chance, hindi. Kasi for me, mas makikilala mo yung tao kung talagang nakikilala mo siya personal. Kapag kasi yung nakilala mo siya online, hindi mo makikita yung totoong intention eh. Pwede mo naman sabihin na, ano, seryoso pala siya sa'yo. Pero pag nakita pala kayo sa personal or nagkasama kayo ng matagal personal, parang, ay, hindi pala. Parang sa online lang pala niya sinabi na seryoso siya sa akin. Pero when it comes to ganito, parang ine-express niya lang na, ah, sige, parang napipilitan or masabi natin hindi naman transparent yung ano niya, yung intention niya. So for me, hindi kasi ano, mas makikita mo, 'di ba? Parang mas mapi-feel mo kapag personal kang nililigawan. Iba kasi yung feeling kapag personal kang nililigawan, personal kang pinopursue, lalo na kapag sa family mo. Kasi pag online, hindi mo naman pwedeng sabihin na i-chat mo yung magulang mo para lang
ma'am, ano, may makikipag-date sa akin si ganito ganyan na hindi nila nakikilala personal. Do, sabi nga, 'di ba? Action speaks louder than words. So mas maganda kung nakikita mo 'yung actions niya kaysa sinasabi lang niya through online, 'di ba? Wala kang assurance, kumbaga. Well, as a girl naman is ang pinakakailangan naman ng babae is assurance. Ako, siguro depende. Depende siya kasi kung magpapakita siya ng person. Kasi kung inaano lang sa online dating na doon kayo nagkakilala, okay lang naman yun. Pero yung ipopersonal niya na gusto yung mag-next level na, kailangan, ano na yung magpapakita na ng personal, hindi na lang sa online. Kasi meron ako, medyo marami akong kakilala na nagkatuluyan at umabot sa kasalan. Pero sa online app lang, nagkakilala. Ganun. So, kunwari, matagal naman na kayong nag-uusap through online, pero tapos naging magaan loob niyo. Oh, totoo yung sinasabi ni Gina, hindi lahat ang sinasabi, totoo. Kasi nga, hindi mo naman siya kilala personally. Dapat, magagawa siya ng ano, mag-effort siya na magpakita sa family. Oo. Of course, willing tayo dun. Basta, mag-go beyond that. Like, okay lang if magkakilala kayo through online, dun kayo mag-introduce yourselves, ganun. Pero dapat, mag-effort. Kagaya ng sinabi ni Mika kanina, kailangan mag-effort and mag-go beyond that na hindi lang, hanggang dun na lang sa online. True. Kasi mas makikilala mo pa rin talaga yung tao face to face kapag nakakasama mo siya personally and makilala ng family mo. Yes. Ibigyan natin ng chance pero important na mag-go beyond that and mag-effort. Yes. Parang first step lang yung online to get to know each other. Gagalingan so, nila sobrang. Yeah. Pati and yung mga ano natin, yung mga viewers natin na gagalingan sa kanila sumagot. Para to sum it up, para masum natin lahat, so importante ba o effective ba ang online dating, di ba? Or hindi? Sa mga sinabi nila. Parang ganun ang chika-chika. Di ba? So, para sa sa'yo, Miggy, di ba ang online dating? Effective ba ito? Sa ngayon, sa nangyayari ngayon, dahil sa pandemic, delikado kasi ngayon magkita, di ba? Parang mas okay na yung at least nag-uusap ko kayo sa social media, di ba? Parang nag-video call na lang kayo muna. Habang hindi pa okay talaga ang lahat. Parang sa ngayon talaga, sobrang okay siya. Para sa akin. Okay. Ngayon, Miggy, nakilala natin silang tatlo. Diba? Si Jean, si Mix, si Vash. So ngayon, pipili ka sa kanila. Ang hirap, diba? Sa kanilang tatlo kasi, lahat sila, napibilib nila ako eh. So, sa kanilang tatlo, silang tatlo. Sa kanilang tatlo, pantay-pantay. Parang ano. So, lahat sila winner para sa akin. Sobrang okay silang tatlo. As in, sobrang. Kaya yung mga nanonood na lalaki dyan, ako may mandiligaw kahit sino sa kanyang tatlo. Solid. Wow, lahat sila winners talaga, pati yung mga sagot nila, di ba? So, congratulations! Jean, Mix, and Bat. Congrats yung tatlo, ah. Oo. So, kayong tatlo ang pinili ng Big Heart ni Miggy ngayong gabi. So, maraming salamat sa inyo, girl. Thank you. Goodbye, girls. Ingat kayo, ha? Bye, guys. Bye. May special gift sa inyo. Bye po. Thank you so much. Bye. Thank you po.